isang malaking eskandalo ang lumabas matapos mapatunayang sangkot si Senator Cheese Escudero sa isyu ng pagtanggap ng bayad kapalit ang kanyang pagsuporta sa mga katuwalyaang nagaganap sa bansa. Ang naturang isyu ay kinadismaya ng marami, lalo na matapos itong babunyag sa isang pulong kung saan mismo ang Vice Presidente na si Sara Duterte ang naglantad ng mga ebidensya. Sa nasabing pulong, inilabas ni VP Sara Duterte ang mga dokumento at testimonya na nagdidiin kay Escudero sa pagpapabayad para sa sadyang pananahimik at huwag magsalita laban sa ilang mga kasamahan sa gobyerno na nasasangkot sa mga anomalya. Ayon kay Duterte, ang kanyang pagbubunyag ay bahagi ng kanyang pangako sa bayan na labanan ang katiwalian at korupsyon, kahit sino pa man ang masagasaan. Dagdag pa ni Duterte, hindi raw niya kayang manahimik habang patuloy na niloloko ng ilang opisyal ang sambayan ng Pilipino na pilitang magbigay ng pahayag si Senator Escudero matapos ang malawakang reaksyon mula sa publiko at sa kanyang mga kapwa mambabatas. Bagamat itinanggi ni Escudero mga akusasyon, nangako siyang makikipagtulungan sa anumang imbisigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nananatiling matibay si VP Sara sa kanyang mga binitawang salita na nagiiwan ng malalim na sugat sa reputasyon ni Escudero bilang isang mambabatas. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin, Cheese Escudero, umaatake na. Napipressure na ba, Cheese? At atake rin po agad si Vice President Sara Duterte. Hindi lang kay Cheese, kundi pati kay Puting Junior. Yan po ang ating pag-uusapan. Bago yan, pakilike po muna ang video ito. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe. Anyway, kahapon po mayroong press conference si Cheese Escudero at natanong po siya. Ito po yung kanyang sinabi. Senate President Cheese Escudero finds Vice President Sara Duterte rant against the government perplexing, na noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Medyo napapadalas na po yung mga pahayag, mga patama ni Vice President sa gobyerno, no? Kaya may sinabi, may sagot si Cheese Escudero. Yan po yung sinasabi natin nakaraan, no? Dahil nag-resign na si Vice President sa cabinet bilang member ng cabinet ni Marcos Jr. Malaya na po siyang magpahayag. Okay? Yan yung nakita na natin agad. Minabuti niyang mag-resign na lang para makapagsalita siya. Ang problema sa mga troll, no? Dati parang naghihimotok sila. Si Vice President daw, laging no comment, ayaw magsalita, no comment. Ngayon po, sunod-sunod ang pahayag, naghihimotok pa rin kayo. Ano ba ang talagang gusto nyo? Kayong mga troll, mga ensaymada vlogger at tambalisa vlogger. Ito po yung paliwanag dyan, ano? Sabi ni Cheese, Vice President Sara Duterte raw runs against the government perplexing, noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Perplexing po, yung parang pong hindi magulo, parang hindi maintindihan itong si Vice President Sara. Yan ang sabi niya. Parang ang gulo naman itong taong to. Eh yun nga tatay niya eh. Nag-fail to address some of the issues. Tama naman yun. Sinabi na nga niya eh, hindi siya perpekto at walang perpektong presidente. Tama. Noon pong bumaba si Pangulong Noynoy Aquino, napakaraming problema ang iniwan ni Pangulong Noynoy Aquino. At ang pinangako lang ni Pangulong Duterte, tatlo lang. Drugs, number one. Number two, corruption.
Number 3, peace and order. Yan lang ang ipinangako. Eh yung mga pangako ni Marcos Jr., balikan nyo, subukan nyo yung mga interview niya. Ang dami niyang interview, ang dami niyang sinasabi tungkol sa energy, sa tubig, may mga digitalization pang sinasabi, agriculture. Balikan nyo yung interview niya, ang dami niyang pinangako. Ay, ganito gagawin dyan, ganito gagawin dyan, dapat ganito, dapat ganito. Yung flood control, dapat na gagamitin na rin natin sa irrigation, may mga ganun pang sinasabi. Si Pangulong Duterte, tatlo lang. Drugs, corruption, at peace and order. Hindi po simpleng problema yung 4 milyong addict sa Pilipinas. Hindi po ganun kasimple. Pero, hindi pa nakaupo si Pangulong Duterte. Natandaan ko yan. Pero panalo na siya, ano? Panalo na siya. Tapos na yung bilangan, panalo na siya. Hindi pa lang siya nag-i-inaugurate. Hindi pa nakaupo. Marami nang tumitimbuang. Marami nang natakot. At alam na ng mga adik. Dahil nanalo na si Pangulong Duterte. Alam na ng mga adik. Alam na rin ng mga pulis na sangkot sa droga. Naglaylo. At maraming sumuko. Ang dami niyang napasuko. At siya lang ang nakagawa noon sa buong mundo. Corruption na limitahan niya. Pero siyempre, marami pa rin matatakaw na gustong makalusot. At maraming natanggal. Alam niyo yung talk to the people? Binabasa niya yung mga pangalan, no? Eto, tanggal to, tanggal. Tanggal na. Halos linggo-linggo, marami siyang napatanggal na may kinalaman sa corruption, anomalya. So, yung ibang issue, na-address pa rin niya. Infrastructure. Ang daming seaport, long road, airport. Eh, sabi nga ni Pangulo, maraming issue, maraming problema na tinrabaho ni Pangulong Duterte nung panahon niya, dahil napakaraming challenges na iniwan yung Noynoy Aquino administration. Eh ngayon, sumagot si Vice President Sara. Hinihikayat ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno na pondohan ang mga infrastructure projects na makakatulong sa problema sa baha. Bakit niya nasabi ito? Ay, pagpapatuloy muna natin. Sabi naman ni Chis, nagtataka naman si Senate President Chis Escudero kung bakit kini-question ang kawalan ng flood master plan ng Administrasyong Marcos, gayong wala rin aniyang naipatupad ang nakaraang Administrasyong Duterte. Ito yung paliwanag natin dyan, ano? Natandaan nyo yung privilege speech ni Joel Villanueva. Eh, galit nga si Joel Villanueva after po ng baha yan, no? Siya yung nag-create ng pondo para makagawa, para gumawa, pag-aralan, makagawa ng master plan. At nakapag-create siya ng pondo. Kasi ibinabatas po yan, eh. Ibinabatas. Hanggang sa gumulong na yung pag-aaral sa master plan. Take note, hindi po ito sa Maynila lang. Buong Pilipinas po ito. Hindi po ganun kadali yon. At nagkaroon pa ng pandemic, huminto ang mundo. Kaya nga, kung hindi nagkaroon ng pandemic, ang laki ng inunlad nung panahon ni Duterte. Ang laki ng inangat ng Pilipinas. Tapos sabi niya, nung kinausap na niya, yung mga engineer yata yun, mga gumagawa ng master plan, ang sabi sa kanya, hindi pa ito maipapatupad, hindi pa ito pwedeng aprobahan dahil kulang pa. Kulang pa rin ng pondo. Nag-create ulit siya ng pondo. Balikan nyo yung privilege speech ni Joel Villanueva. Kaya lang, tumagal ng 2 taon bago siya nakapag-create ulit ng pondo.
2021 na yata yung pangalawang pondo. Balikan nyo yon, panoorin nyo. At natapos ang master plan noong 2023. Yan po yung nabalita. Ngayon, nagtataka naman ako dun sa ano, sa sinasabi ni Cheese na aniya na ano sabi niya? Gayong wala ring aniyang naipatupad ang nakaraang administrasyong Duterte. 2023 po natapos yung master plan. At 2023 si Marcos na ang nakaupo. No? Bakit tumagal yung paggawa ng master plan? Alam nyo, kung naaalala nyo yung tsunami sa Japan, yung malaking tsunami, 2011 yata nangyari yun eh, kung di ako nagkakamali. Ngayon po, 2024 na. Pinag-aaralan pa rin nila kung paano nangyari yun. Manood kayo ng international mga documentaries, National Geographic, manood kayo. Napanood ko doon. 2024 na, pinag-aaralan pa rin nila at marami na raw silang ginugol na pondo doon. Ganon po yung pag-aaral ng Japan. Kasi wala pa silang infrastructure na ginagawa eh. Yung mga blocking, wala pa eh. Kasalukuyan pa rin nilang pinag-aaralan kung paano na hindi na ulit mangyayari kasi ayaw na nilang mangyari yun. Napakasobrang bangungot ng nangyaring tsunami na yon. Ganon po katagal yung pag-aaral. Pag-aaral pa lang yan ha. Kasi iba naman talaga pag-aralan yung tsunami kaysa sa baha eh. Yung flood control, sabihin natin medyo hindi ganun katagal kagaya ng tsunami. Ang Japan talagang matatalino yung mga yan eh. Yung pag flood control, maghukay ka lang ng bunker, may sasahod na ng baha, no? So ganun po katagal. At ang sinasabi ko, nagkaroon ng pandemic, huminto ang mundo at kailangan talaga may pondo bago maisagawa yung mga pag-aaral. 2023, natapos yung pag-aaral at naaprubahan. Kaya nga, pinagyabang na ni Pangulong Bongbong Marcos na 5,500 na ang naipapagawang flood control projects. Hindi ba? Kaya nga naungkat yan eh. Dahil pinagyabang ni Marcos Jr., 5,500 na raw ang naipapagawa na flood control projects. Meaning, mayroon na pong master plan. Katunayan, meron ng master plan sa Davao. Sandali lang. Ito po yung pahayag ni Vice President Sara. Kahapon lang din po yata ito. Ating babasahin, ano? Yung entitled po nito ay We are the Philip ano bang title nito? We Filipinos deserve better. Okay, babasahin po natin. So I'm using my position, resources and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. Marami kasing mga fellow Filipinos na ayaw pakinggan yung kanilang mga hinaing. So, ang Vice President ngayon ang tumatayong boses ng bayan. Dalawang beses akong nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa, naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan kong maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin ko. So I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Kaya nga, I am using my position, resources, and platform just as I did in the past. Noong ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA
na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para may sinusundan ang City Engineers Office, DPWH, na plano at hindi na sila mag-iimbento ng proyekto. So napakagandang idea no? Bright idea coming from Sara Duterte. Mas maganda talaga yung may plano, kasi bago ka talaga gumawa ng bahay, mas magandang may plano. Ganun po yun, Chis. Kaya nga, mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na simula noong September 26. Imagine, kauupo lang ni Pangulong Duterte noon. Nagtrabaho agad. At napublish noong Hulyo 2023. Ayan, napublish pa pala. Malamang nasa Google yan, na isa dyaryo po ito. Ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Davao. So, may natapos na Master Plan para sa Davao, no? Pero sinabi ko nga, yung binadgetan ni Joel Villanueva, buong Pilipinas po yun. Basta yung mga parte ng Pilipinas na palaging binabaha, ginawan po yun ng Master Plan. At maraming milyones po ang naubos doon. Baka naman gusto ng pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa Master Plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang. Meron pa pong karoktong yan. Mas matindi yung karoktong yan. Yung natandaan natin na Typhoon Yolanda, yun po ay super typhoon. Ito pong Karina, hindi po super typhoon yan. Pero mukhang hindi pinaghandaan. Nataranta nga agad eh. Unang pagkakataon pa lang ito ng ganitong klaseng dilubyo o anong ba matatawag dyan. Sakuna. Nung nakaraang taon, parang wala namang masyadong ganitong matinding pagbaha na nakasalubong si Marcos Jr. Noong panahon po ni Yolanda, si Marrojas nagsabi, alalahanin mo, Aquino ang nakaupo ngayon. Kayo, mga Romualdez, Marcos. Natandaan nyo yon? Ganun po yung ginagawa ngayon ni Marcos Jr. Mga galawang dilawan. Kapag hindi ka kaalyado, hindi ka bubuhusan ng pondo. Wala silang pakialam sa mga tao. Wala. Ganun. Parang dilawan. Parang sinoy-noy. No? Umiiyak pa si Romualdez noon. Nung Yolanda. Ang sabi niya, akala niya, presidente siya ng lahat ng Pilipino. Sinoy-noy yung tinutukoy niya. Eh ngayon, tanungin ko kayo mga troll. Bago kayo mag-Marcos pa rin. BBM pa rin kami. Tanungin ko kayo. Baka yung bayan nyo, hindi man lang inaambunan ng pondo ng Malacanang. Umikot-ikot kayo. Magbisikleta kayo. Magmotor kayo. Umikot kayo kung mayroon bang mga problema sa bayan nyo na dapat ayusin at walang nag-aayos. Walang government project. O bago kayo mag-Marcos pa rin, tignan nyo muna yung bayan nyo. Kung kahit man lang naaambunan ng pondo ng gobyerno. Yan ang galawang dilawan at yan po ang ginagawa ngayon ng Marcos. Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithfulness service to the people. Leaders should only say one thing, that it is done. Yan dapat ang masasabi ng leader. It is done. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Yun ang matindi. Naalala nyo naman, ginawang waiter ni Lisa Marcos, yung Senate President. Pangatlo sa leader yan. Pangatlo sa pinakamataas na leader. Kaya nga ang tawag sa kanya, President Senate President, Vice President, tapos President. Hindi, parang hindi nawawala yung President.
nakaruktong yung president sa kanya. Ito pong si Cheese Escudero, siya yung ipinalit kay Mig Subiri, di ba? Si Mig Subiri at si Tambaloslos, kaya yan naging Senate President at Speaker of the House. Eh dahil sa impluensya sa power ng Malacanang. Okay? Kapag ikaw, kumbaga, walang naaasahan sa'yo, wala kang tulong sa presidente, wala kang tulong sa First Lady. Iba kasi ngayon ang First Lady, nakikialam sa pamamalakad ng presidente. Hindi kagaya nung partner ni Pangulong Duterte. Yung partner niya, bihira lang magpunta ng Malacanang, laging nasa Davao. Hindi po nakialam. Sobrang pakikialam po ngayon ng First Lady. At bali-balita pa siya talaga ang nagpapalakad. Nagmamaniubra, siya talaga ang nagpapalakad ng Pilipinas. Dahil siya yung nag-a-appoint. Ang dami na pong nagsabi niyan. So, si Senate President, medyo bumabanat na ngayon. Medyo bumibira na. Dahil na under pressure na siya ng Malacanang. Pero, sa tingin ko ayaw ni Kiss. Sa tingin ko ayaw ni Kiss na makialam. Kasi dalawang matatawag nating grupo o dalawang partido ang naglalaban ngayon, nagbabanggaan. Duterte, Malacanang, Marcos. Kaya lang, ang Duterte, wala ngayong makinarya. Ang Marcos ang may makinarya. Hawak nila lahat. Okay? Si Cheese, mayroon niyang ambisyon. Tumakbo na ngang Vice President yan eh. Gusto rin niyang magpangulo. Siguro, next election, 2028, tatakbo ulit siyang Vice President. Walang masama doon. Walang masama doon. Kapag ikaw po ay may pangarap, may ambisyon na mas mataas na posisyon, mas magandang mag-neutral ka lang sa nag-uumpugang grupo, sa dalawang grupong nag-aaway. Mas magandang neutral ka lang. Kaya lang, ipinuwesto siya bilang Senate President galing sa impluensya ng Malacanang. Kaya wala siyang magawa, kundi maging attack dog na rin ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos. Pero kung siya yung magdidesisyon, hindi siya makikialam dyan. Sino-sino pa ba ang may mga ambisyon na magpangulo o at least vice president? Tambaloslos, di ba? Cayetano, tumakbo na yan dati. Hindi na ba siya tatakbo ulit? Pwede pang tumakbo bilang vice president or president. Tahi-tahimik lang yan. Hindi yan nakikialam. Diba? O, dun ka magtataka. Hindi siya nakikialam. Si Tulfo ngayon, tumatahimik na. Unti-unti nang tumahimik ng nakaraan eh. Halos matahimik na ngayon. Kasi, sila may mga ambisyon sa susunod na mga eleksyon. Si Tamba, hindi siya umaatake. Personal, hindi. Gumagamit siya ng alipores sa kamera. Gamit ang pera ng bayan. Pantapal sa mga dog attack o attack dog niya. Natandaan nyo, pinatamaan ni yung anak ni Duterte, si Baste. Baste Duterte. Natandaan nyo, parang sinita niya, parang pinuna niya si Bongo. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Inaatake ang mga Duterte. Bakit walang naririnig sa'yo? Diba, natandaan nyo? Kasi ganyan po ang politiko kapag malapit na ang eleksyon. Si Bongo ay re-electionist.
Nakaisang term pa lang siya, 6 years. Meron pa siyang isang term, another 6 years. Pwede pa siyang tumakbo. Re-electionist. Ganon din si Bato. Diba? Si Bato, kontroladong-kontrolado niya yung mga sinasabi niya. Ayaw niyang magsalita sa away, sa anong tawag nito, sa labanan ng Duterte Marcos. Ganon yung ginagawa ni Bongo. Dahil re-electionist niya. Re-electionist siya. Ganyan po ang mga politiko. Mas maganda, no, na huwag kang magsalita. Dahil ang gusto mong makuhang boto ay sambayan ng Pilipino. Buong sambayan ng Pilipino. Gusto mo makuha yung boto na yan. Kapag pumanig ka sa isa dyan, well, of course, Duterte naman talaga yan. Pero ayaw niyang magbato ng putik kay Marcos. Dahil gusto niyang makuha yung mga supporters ni Marcos para bumoto sa kanya. Naintindihan nyo? Ganon din ginagawa ni Bato. Ganon din ginagawa ni Aimee Marcos. Bumirada ba si Aimee Marcos sa mga Duterte? Re-electionist din si Aimee Marcos. So kung ikaw ay politiko, hindi ka babanat sa hindi mo namang gulo. Although Marcos, si Aimee Marcos, Marcos siya, still, hindi siya bumabanat sa Duterte. Dahil nga, re-electionist siya. Kailangan niya yung boto ng lahat para masigurado yung kanyang pagkapanalo. Ganyan din ginagawa ni Cayetano, ni Tambaloslos. Basta yung may mga pangarap, mga ambisyon pa sa mga susunod na panahon. Pero kung ikaw ay inaatake, kagaya ni Vice President, kahit na meron siyang pangarap na magpresidente, may ambisyon siyang magpresidente, pero kung siya naman ang tinitira, abay, kailangan mong sumagot. Tama po, di ba? Kaya sumasagot siya. So itutuloy natin yung pahayag ni Vice President Sara. Nako, eto na. Ulitin natin yung nakaraan kanina, no? Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing, that it is done. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Ulitin natin. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. O, sinong pinatatamaan na niyan dyan? Ni Vice President Sara. Sino ba nagko-cocaine? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Yun nga yung sinabi na ipinakita ni Lisa Marcos, ha, na ako ang amo mo. Tagahawa ka lang ng champagne. At the same time, champagne niya yon kinuha niya. Ibig sabihin, mas nakakataas ako sa'yo. Dahil siya yung nagsalpak dyan kay Chis Escudero para maging Senate President. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out sa JICA at Japanese government na tumulong sa Davao City. Ito po yung contractor, gumagawa ng infrastructure, yung JICA. Naalala natin yan, di ba? So yan po yung latest pahayag ng ating Vice President. At mayroon pang mga susunod yan. Abangan po natin. Talagang ito na yun. Nakikipagsagutan na si Vice President Sara. Lalong-lalo na sa administration. Pero si Chis, na-pressure lang yan. Kaya wag natin masyadong banatan. Nape-pressure lang po yan maging attack dog. At hindi yan talaga ano, hindi yan talaga babanat dahil may ambisyon pa. Maraming salamat po sa panonood. See you next time.